Rafi, paano mo mailalarawan ang init ng panahon dyan? Oh, Zen, alam mo, bukod nga sa iba, Zambales ay pumatong na rin sa higit 50 degrees ang heat index dito sa Dagupan City. Dito sa ating kinatatayuan kanina ay napakaraming sasakyan, bumper to bumper yung traffic. Kaya naman yung singaw talaga ng mga sasakyan no, ay damang-dama mo. Pinagdiriwang din kasi ngayon yung Bangus Festival. Ang estimate sa aking cellphone ay 39 degrees, sa aking relo naman 38 degrees. Pero hindi mo naman talaga kailangan ng complicated no, ng mga instrumento para malaman kung gaano talaga kainit. Tignan mo na lang yung pawis sa aking noo at sa aking damit at masasabi mong hindi talaga biro ang init natin ngayon. Isa ang Dagupan City sa mga lugar sa bansa na nakapagtala ng mataas na heat index na maituturing ng mapanganib sa kalusugan nitong mga nagdaang araw. Hindi na ito nakapagtataka dahil bukod sa mababa ang lugar, malapit din ito sa dagat kaya mas mataas ang halumigmig o relative humidity na nakaaapekto sa heat index. Bagamat sanay na ang mga tao rito sa maalinsangang panahon, hindi na nila maitago ang banas. Ayon sa PAGASA, hindi pa ito ang pinakamainit na mararanasan ng bansa. Sa unang bahagi kasi ng Mayo, inaasahan pang mas tataas ang temperatura sa iba-ibang bahagi ng bansa. Pero may magandang balita ayon sa PAGASA dahil na rin sa humihinang El Niño. Ang mangyayari, mababawasan lang yung mga lugar kasi nakakaranas pa rin tayo ng matataas na heat index or discomfort level kahit hindi buwan ng Mayo or pwedeng pumalo sa June, July. So nababawasan lang yung mga lugar na mataas ang heat index. Pinakaramdam ang epekto ng matinding init sa mga pananim. Dito sa Pangasinan, nanuyo na ang mga tanim na mais kaya wala nang aanihin pa ang mga magsasaka. Paliwanag ni DOST Secretary Renato Solidum Jr., bagamat humihina na ang nararanasang El Niño, asahan na magtutuloy-tuloy pa rin ang dry condition, dry spell at drought sa malaking bahagi ng bansa. The drought condition persists because of the transition from El Niño to La Niña. And based on historical evidence also that the transition would be coincidental with the delayed rainfall. Kulang ang moisture. Sa tala ng Task Force El Niño, aabot na sa 131 na lugar sa bansa ang nagdeklara na ng state of calamity kabilang na ang Occidental Mindoro, Antique, Sultan Kudarat, Basilan, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte at South Cotabato. Apektado ang 77,000 hectares ng lupa at aabot na ng higit 4.3 billion pesos ang pinsala. Pero ayon kay Assistant Secretary Joey Villarama, hindi naman lahat ng 77,000 hectares ay hindi na mapakikinabangan. Samantala, ang mga nasa syudad naman gaya ng Metro Manila patuloy na makararanas ng mainit na panahon. Di gaya ng mga lugar sa probinsya, mas tumatagal kasi ang init sa syudad dahil sa dami ng istrukturang nag-a-absorb at nag-iipon ng init. Pag may mga sementado ng lugar, so mas nag-i-emit yan ng init or yung singaw. So yun yung nakakapagpainit added, kaya nagkakaroon tayo ng urban heat island effect. Zen, ang taya ng PAGASA no, ay aabot nga hanggang mid-May o second week of May itong matinding init na panahon na lalala pa nga. Kaya ang payo ni DOH Secretary Ted Herbosa no, ay bukod sa pagdadala ng bottled water ay magdala rin ang publikong lalabas no, at magbibilad ng basang bimpo dahil maganda yung basang bimpo para kahit pa paano ay ma-refresh no, lalong-lalo na yung ating batok at ating mga ulo. At bukod dyan, makatutulong din kung yung ating bottled water ay lalagyan ng pinch of salt o kakaunting asin dahil nga ang asin ay may taglay na electrolytes na mahalaga rin para sa ating katawan. Zen. O, siyempre, pinag-uusapan na rin natin yung tips. Explain mo daw yung iyong balabal. Di ba pang panangga rin yan ano, sa araw? Oo, kanina nung tayo ay naglalakad-lakad dito, Zen, ay ito yung nilagay ko sa aking ulo para nga maprotektuhan ng aking ulo. At syempre, maganda rin ito, pamunas ng pawis dahil nga tumatagaktak yung ating pawis dito sa Dagupan, Zen. Tumpak ka dyan. Maraming salamat, Rafael Bosano.
Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.